Ibigay na po kayo sa akin, eh, ma'am. Sige, salamat. Maupo muna kayo. Kiko, konting lamig lang ng ulo, ha? Nandito tayo para pasalamatan ang ate mo. Huwag mo na pansinin yung sinasabi ng bayaw mo. Una, una. Basta para sa'yo, tsaka sa ate ko. Good boy ako. Bakit ka nagbito ng pera, ha? Siya mo dino ng pera! Ate ba yun? Bakit ka nagbito? Ate? Ha? Aray ko na nanap na yun! Laya! Kiko! Kiko! Tama na! Magkikita pa tayo. Siguro hindi pagkikita natin makakabawi ako siya. Lumamakan! Pero doon mo wala na kapatid mo pagbalik ko, ha? Kiko, ipunga mo na yan. Francis, ikaw yung inaalala ko. Kilala ko si Conrad. Babalikan ka nun. Dati hindi ako natatakot sa kanya. Hayop siya. Sinasaktan ka pa rin niya pala. Ati, demonyo na yun eh. Ati, iwanan mo na siya. Hiwalayan mo na siya. Hindi ganun kadali yun. Kahit pa paano, asawa ko pa rin si Conrad. Tinrato ka ba niya parang asawa? O tinirerespeto ka ba niya? Hindi naman ah! Ate, alam ko na mahirap hiwalayan ang taong mahal mo. Pero kapag sinasaktan ka, ibang usapan na yun. Ate, kailangan mo matutunong mahalin ang sarili mo. Para magpatuloy ka at makapagsimula ka ng bago. Ang ginagawa niyo dito, di ba sabi ko sa'yo, tatawagan ko muna kayo? May pera na ako? Pag nangungutangan ng pansugal, ang bilis mo. Pero pagdating sa bayaran, inaabot ka ng siyam-siyam, naiinip na si boss. Ay wala pa nga akong pambayad eh! Ano'y pambayad ko sa inyo? Yung ang pambayad ko sa interes, kinuha pa ng asawa ko! Wala kaming pakialam. Basta ang utang ay utang. Sabi na lang kay boss nyo na pag nabenta ko na yung lupa ng bayo ko sa Batangas, babayaran ko kayo. Siguraduhin mo lang kung ayaw mong mabawian ka namin. Kilala mo si boss. Ayaw na ayaw niya naghihintay siya sa wala.